Yes, good morning guys, no, magbebenta ulit tayo ng finger lens ngayon. 4 inches up. So may dumating tayong customer. At umorder ng 1,000. At ilalagay sa fish pen. So ayan si Kuya. Ganyan ang sasakyan. So around 1,000 lang in order niya. Hindi ganun karami. Tang. Alright guys, so makikita nyo po ngayon dyan si Awan, maglalagay na po tayo ng gamot ng pampatulog sa ating isda. At ilalagay niyan paunti-unti doon sa ating mga fry para pag hinuli yung ating mga fry is hindi siya madadamage or hindi masyadong mahirapan maghuli. So ayan guys, no, chine-check niya yung isda. So ayan pala yung ano guys, yung ating gamot na nilagyan natin ng tubig. Inahalo natin sa tubig guys yung ano, yung pampakalma natin na gamot. At pinapahalo natin yon, tapos ibibigay natin sa ating isda sa itaas nila. Kung saan parte silang nakapirme, doon natin dahan-dahan ibuhos. Pwede mo rin ibuhos sa gilid, tapos unti-unti mo siyang i-spread out doon sa may mga isda para hindi masyadong masobrahan ng hilo. So ayan, inunti-unti niyang lagay. Gawa ng kinokontrol niyang paglagay is yung paglalagyan kasi ng ano ng isda na paglilipatan is hindi pa ayos i-set up yung oxygen, so inunti-unti niya lang nilalagyan. So makikita niyo guys, no, kung gaano kasi sigla yung mga fingerlings natin. At diyan sila ay mahirapan kahulihin pag ganyan kanyan kasi sigla mga yan. So kailangan natin yung pakalmahin bago nating hulihin para yung mga kanilang kaliskis is hindi magtanggalan or madamage, masugatan. Kasi konting sugat lang sa ating mga finger nails is nagkakaroon na po sila ng damage, namumula until hanggang sa mamatay na. So ayun nga, may tinuturo tayo isang damage na may damage yung isda. So ang ginawa is sinuli niya yon, tapos ika-quarantine natin yung isda na yon. So hindi natin pwedeng isama sila at hindi rin natin pwedeng ibenta. May mga mahinang isda. At isa-isa lang namang piraso yan. Kasi makita natin niya mahina, payat siya. Tapos hindi siya mahina gumalaw. So inihiwalay agad natin yun at kina-quarantine. Nilalagay natin sa isang lagayan na tangke, na fish tank, para ilagyan ng gamot. Then bibigyan ng pakain. Mo-monitor kung ano mangyari. Pero mostly sa mga ganyan kasi minsan na nagkakaroon na ng problema yung isda dyan para sa malaking lagayan is namamatay na sila. So hindi talaga natin maiwasan yung patay, lalo-lalo na livestock ang ating alaga. So minsan nagkakaroon tayo ng mortality talaga marami, lalong-lalo na pag hindi maganda yung pagkalagay natin ng tubig. Minsan yung gamot is nasosobrahan, minsan naman yung tubig is madumi, minsan may yung tubig na nanggaling sa dagat is may sakit. So hindi talaga maiwasan kasi livestock. So ayun na nga guys, pupunta na nga ako at magpipili na tayo. Dalawa nga po pala kami ni Anat dyan. Yes, good afternoon guys. No, isang mainit na hapon. Ito po sa ating farm. Ngayong araw na to, may dumating tayo na buyer ng ating mga fingerlings. So ayan, andito ngayon tayo. So as of now, ngayon naglalagay tayo. Ito yung pangalawa nating araw na to. Pangalawang araw ngayong, pangalawang beses na pangangalitong araw na to. So ayan, naglalagay muna na sila, naglagay muna natin ng tubig.
Para dyan natin ilalagay yung ating mga fingerlings na bibili nila. So, ang bibenta na ngayon natin is 5 inches up. So, 5 inches up ngayon ang bibenta natin. So, ayan, antayin natin yung ano, matapos. At, actually, ano, lagi naman to nating buyer eh. Nagbalik lang ulit. Nagbalik lang ulit. So, dinadala to sa ano, sa fishnet na nilalaglag. Pag, nakabali sila sa atin ng mga fingerlings. So, pupunta natin yung ano. So, habang naglalagay dyan, punta natin yung kukunin natin isda doon. So, yan guys. Nakapag-prepare na tayo. Dito natin pipiliin yung ating mga isda bago natin ilagay doon sa balde para nabilangin natin. So, dito tayo magsiselectin. Magbibilang. So, punta natin yung pagkukunan natin ng isda. Ako pala yung pagkukunan ng isda. Isda sa 5 cm. 5 inches. So, alright guys. So, makikita nyo po ang ating mga fry na kasisigla nila. So, yan po nga po pala ay 5 inches up. Yan yung pangalawang kukunin ng ano ngayon nag-order ngayon. Ditong hapon. So, nung umaga is nagbenta po tayo ng 4 inches up. Ito naman ngayon is 5 inches up naman yung kukunin nila. So, makikita nyo guys kung gaano sigla sisigla ang ating mga fry. Yan lulusog. Gawa ng... Maganda yung ating pag-aalaga. Okay, mga kaya, bukong doon. Kaya, 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 doon. Magbago na. Ewan, ito ang dami. Manitulad. So, yan guys, no, konti na lang po yung ating tubig. So, magsisimula na po tayo maglagay ng gamot na para pampakalma ng kanilang, sa kanila. Para hindi tayo mahirapan mamaya mahulihin ang mga yan. So, makita nyo guys, yung ating tubig is konti na lang siya. Tamang-tama lang na maabot yung oxygen. Meron tayong mga stone oxygen. Tapos, meron tayong sa gitna pa ng oxygen. So, malinis yung tubig natin. Gawa nang nidrain na natin yan. Pinalitan natin ng tubig. So, yung ating aerator na malaki sa gitna is pinatay na natin. Gawa nang hindi naman ganun karami ang ano, maghuli kasi tayo. Para makita natin kung may problema yung isda o wala. So, makita nyo po guys dyan, yung ating mga isda is ganun pa sila kasisigla. Pero maya-maya, pag nilagyan na po ng gamot nyan na pampatulog, na pampakalma natin, is unti-unti na po silang mag-stabilize at mag-stay na silang sila sa isang tabi. Alright, tatapos na naman po tayo. So, pipili natin isla at nakapagbenta na naman po tayo. So, this morning, this day, dalawang, ano natin, dalawa yung naging customer natin. Repeat orders to guys, repeat orders ng ating mga isla. So, kumuha na siya ng 1,000. Kaya naalis na yan, dadali niya sa Krabi, okay. Good vibe free. Ayan, ingat, ingat, ingat. And God bless sa'yo. Salamat sa pagbili ng ating mga fry dito sa farm. Ay, maraming salamat guys. Good morning guys, no? Araw na naman ng Martes. So, pangatlong ano natin to, pangatlong buyer natin ng ating fingerlings ngayong araw na to. So, ayan. Ang kanilang gamit is Hilux Revo. Ayan, 4x4. Off-road tuck. So, makikita nyo guys, andito ngayon tayo at isang maulan na umaga. At mayroon tayong mga umorder ngayon. So, ang kukunin nila is 1,000 pieces na fingerlings long foo for inches up. So, ayan, ang kanilang truck. So, isang motor, same pa rin.
Magdedrain. Team Lau! Magdedrain tayo guys. Walang gamit na motor. Walang gamit na electricity. Didrain natin yung tubig ng laman na yun. Ayun. So sinarado na. Tapos sa baba, tatanggalin natin yung takip. Alright, ayun na. Sumambulak na nga yung tubig. Tayo naman guys, no electricity ang gamit natin. Ito lang, PVC lang. Tapos i-drain natin yung tubig nito. Ayan o, dalawa siya. I-drain natin yung tubig nito. No electricity. Ayan lang. Dalawang elbow. Isang reducer sa taas, lalagay na ng tubig. Tapos isang check valve. Tapos yung takip ng detress natin. Ayun. Yung takip ng detress natin, tatakpan natin yan. Tapos pupunin natin ng tubig to. Pag puno na ng tubig yan, sasara natin yung check valve. Pag nasara natin, tatanggalin natin yung sarado niya. So, bubuhos na yung tubig sa baba. So, ang bulat na nga yun. Diba? So, ganyan tayo mag-drain dito. At may bibili ngayong araw na to. Si Basa na. Repeat order naman, 1,000. 1,000 pieces ng ating 1,000 pieces ng 4 cm, 4 inches pala, sorry, 4 inches. Tapos ayun, si Awan maglalagay ulit ng pampatulog para hindi tayo mahirapan. Magpampakalma lang pala, yung pampakalma lang natin isda. Lalagyan natin yan para kumalma yung isda. Hindi masyado magalaw pag inuhuli na sila. Kasi nga, pag hindi walang pampakalma yan, hindi mo yan mahuli-huli. So ayan, napakaganda ng ating mga finger lens ngayong araw na to. Lulupit. Ganda-ganda. Alright, maya-maya. Videoan ulit natin. So right guys, no, patapos na po natin ang pagpapili. At then ayun po ang pangatlo nating customer. So paalis na po sila at di-deliver niya na po yan sa mga kaibigan niya rin. Gawa ng siya po ay nag-ahente lang. Binibili niya siya sa amin ng mababa tapos binibenta nila. At maraming salamat po! This is Jerry's Vlog Official! Don't forget to subscribe, like, and share! At huwag kalimutang pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga latest upload!